Matapos ang mahabang panahon ng kadiliman o Dark Age sa Europa, umusbong ang panibagong panahon na tinatawag na Renaissance. Noong 14th century, isinilang ang Renaissance sa Italy o mga Italyanong estado gaya ng Venice, Milan at Roma, tutungo sa France at lalaganap sa kanluranin at hilagang Europa. Ang Renaissance na ang ibig sabihin ay rebirth o muling pagsilang ay ang muling pagbibigay buhay sa iba't ibang aspeto tulad ng panitikan, sining, kultura, politika, at ekonomiya. Ito rin ay ang muling pagtuklas sa mga gawa at ideolohiyang Griego at Romano. Sinilang rin sa panahong ito ang pangkat ng matatalinong tao na tinatawag na humanist. Naniniwala ang mga humanist na ang human life o buhay ng tao at human achievements o mga nagawa at tagumpay ng tao ay napaka-importante. Naniniwala silang ang tao ang sentro ng kaniyang mundo. Naimbento sa panahong ito ang Gutenberg printing na dahilan kung bakit ang iba't ibang mga pangkaisipang ideya at mga panitikan ay naipaabot sa mas malawak o mas maraming tao. Ang Medici family, isang makapangyarihan at mayamang pamilya na namuno sa Florence ng 60 taon, ay isa sa mga naging pinakasikat na patrons o sponsor ng maraming pintor at manunulat. Napakaraming mga pintor, manunulat, inventor, siyentipiko at iba pa ang isinilang sa panahong ito. Ilan sa mga celebrity ng Renaissance ay sina Leonardo da Vinci. Si Leonardo ay isang engineer, scientist at pintor. Kilala siya sa katawagang Renaissance Man at sikat sa kaniyang mga likhang sining tulad ng Mona Lisa at The Last Supper. Sinasabi ng iba na si Leonardo ay isang henyo dahil sa mga larawan ng lumilipad na makina, submarines at machine guns na natagpuan sa kaniyang notebook. Michelangelo Buonarroti. Si Michelangelo ay isang pintor, makata at arkitekto. Kilala siya bilang greatest sculptor of Renaissance. Sinabi niya na ang iskultura o sculptor ay ang pinakauna sa lahat ng sining. Pinakatanyag ang kaniyang mga likhang sining tulad ng Pieta, Sistine Chapel at David. Miguel de Cervantes Saavedra. Kilala sa tawag na Cervantes, pinakasikat ang kaniyang isinulat na Don Quixote, kung saan nagawa niyang libakin at putiyain ang ilang mga pangkaisipang lumitaw noong Dark Age tulad ng chivalry at iba pa. William Shakespeare, isang mandudula at makata. Si Shakespeare ay binansagang England's national poet o pambansang makata ng England. Siya ay kilala sa mga likhang sining niya tulad ng Romeo at Juliet, Julius Caesar, Antony and Cleopatra, at Hamlet. Rafael Santi. Siya ay isang master of design at isang arkitekto. Ilan sa kaniyang mga sikat na likhang sining ay ang Madonna, Mother of Jesus, at School of Athens. Francisco Petrarch. Tanyag na manunulat ng Renaissance. Labis ang pag-ibig niya sa panitikan. Isang araw, tinanong siya ng kaibigan kung bakit hindi siya tumitigil sa pagsusulat. Ang tugon niya rito, walang mas mabigat sa pluma at wala nang mas magbibigay ng kasiyahan. Ito ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa manunulat, kundi ay sa mga taong nasa malalayong lugar. Marahil ay gayon din sa mga isisilang sa susunod na 1,000 taon mula ngayon. Noong 19 Hulyo, taong 1374, siya ay natagpuang patay sa kaniyang silid aklatan. Nicolaus Copernicus. Si Copernicus ay isang mathematician at astronomer na tanyag sa kaniyang argumento ng heliocentrism. Dito ay pinaliwanag niya na ang araw at hindi ang planetang Earth ang sentro ng sansinukob. René Descartes. Si René Descartes ay isang tanyag na philosopher at mathematician. Siya ang tinaguriang father of modern philosophy. Kilala siya sa mga katagang I think, therefore,
ay ang Niccolo Machiavelli. Si Niccolo Machiavelli ay sikat sa kaniyang isinulat na The Prince. Ayon sa aklat niyang ito, ang mga matagumpay na pinuno ay ang mga nagsinungaling, bumiyak ng kasunduan at mga pumatay upang magkamit ng kapangyarihan. Bagaman ang Renaissance o muling pagsilang ay kilala sa pangingibabaw ng sining at kultura, marami ang naglayag sa karagatan at nakipagsapalaran upang magtamo ng mga kaalaman sa mundong nasa labas ng Europa. Ito ay nagbigay daan sa Age of Discovery o panahon ng pagtuklas. Ilan sa sikat na manlalayag, explorer, ay sina Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, at Marco Polo. Nang magsimulang magkaroon ng edukasyon ang mga tao, matutong magbasa at magsulat, nagsimula rin silang punahin ang simbahan. Si Martin Luther, isang kilalang personalidad ng panyayaring ito, ang nagpasimula ng Reformation o Reformasyon sa pamamagitan ng pagpako ng kaniyang 95 Theses sa pinto ng isang simbahan na kung saan naghihikayat siya ng debate tungkol sa pagbebenta ng indulhensya ng simbahan at sa ideolohiyang makakapasok ka sa langit kapag ikaw ay may pera at marami pang iba. Isang counter-reformation ang naganap at ginawa ng simbahan upang sugpuin ang problema sa dumaraming protestante laban sa simbahan. Maraming pintor at manunulat ang naisensored ng simbahan. Nang dahil sa mga kaganapang ito, huminto ang pamumulaklak ng sining at pagkamalikhain. Marami ang natakot na maparusahan ng simbahan tulad ng pagkasunog ng buhay. Sa dulo ng 15 siglo, iba't ibang salot, tagutom, at mga digmaan ang nagbigay hiwatig sa pagtatapos ng Renaissance.